back to my channel. By the way, I'm Miss Morales, and I've been living and working in Maldives for the past 4 years. So today, share ko sa inyo ngayon ano yung mga tanong na na-encounter ko pag nalalaman ng mga tao na sa Maldives ako nagtatrabaho. Usually, sasabihin yan, wow, paradise, di ba? Kasi sikat siya for tourist. O kaya, saan yun? Saan ba yung Maldives? Or anong nakakasakop na bansa sa Maldives? Actually, just for everybody's information, Maldives is an independent country, a very, very small country, located in the Indian Ocean, just below Sri Lanka and India. So, meron siyang 1,200 islands. Estimated ko lang yun ha. Tapos out of it, 200 inhabited. So, 200 lang yung may taong nakatira. Yun. And then, anong trabaho ko sa Maldives? Actually, ako, involved ako sa resort supplies. I'm in the sales and marketing department. Kasi nga, ulad ng sinabi ko, sobrang liit lang ng Maldives. So, lahat halos ini-import. There is nothing that is being made here except tuna. Ayan, marami silang tuna cons. And then, ayun, yun yung trabaho ko. Pero, ano ba yung mga trabaho na pwede sa mga Pilipino? Technically, everything that is involved in hospitality industry, yung kumaga waitress, housekeeping, spa, lahat, yung mga service oriented or yung nakikiharap agad sa mga tao, dyan tayo kasi sikat eh. Makakanap ka ng mga Pilipino, marami. Pero meron din sa office, engineers, architects, accountants, yan, madami talaga. May mga teacher din dito. So, basically, makakahanap ka naman siguro kahit ano yung background mo. And then, ano ba? Saan nagtatrabaho sa Maldives? Saan yung locations or yung estado ba ng trabaho? Usually, mababasa nyo sa mga vlog is magtrabaho kahit sa their local island or resorts. Pero, para sa akin, I want to categorize it into 3 category. It's either you work in the city, which is Male or Hulhumale, or you work in a local island or resorts. Bakit tatlo? Ano ba yung difference ng tatlong yon? Sa Male or Hulhumale, ang kagandahan ng pagtatrabaho dyan, nandyan lahat ng entertainment. Kumbaga may sinihan, may maliit na mall, at maraming mga Pilipino. Kumbaga after work, you can have your own life. And the best part about it, or dito sa city, mayroong Filipino in Maldives community, which is organize sila ng event every now and then, Pasko, Halloween, ganyan. May mga pasumba din. So kung baguhan ka no na nag-abroad tapos medyo na homesick ka, pwede ka umatin. Marami ka makikita ng Pilipino as kada corner nga meron eh, kada tindahan meron. Ganun siya, marami ka nakikita. Mayroon din mga Filipino foods, may Filipino store na rin, so hindi ka masyadong ma-homesick. May restaurant din na nag-serve ng Filipino foods. Tapos yung next naman is resorts. Okay, resort. Hindi alam ng karamihan na yung resort is like one island, one resort. So kung nagtatrabaho ka sa resort, ang madalas na makikita mo lang dyan is kung sino yung kasama mo sa trabaho, tsaka yung mga guests na dumadating. Kasi sobrang ano niya eh, sobrang independent niya. Sila rin nagka-create ng kuryente nila, meron silang water filtration, tapos restaurants, everything. Yung bahay mo, doon ka na rin nakatira. So, medyo boring. Pero, malaki sahod sa service charge. And as the video progress, mas pag-uusapan natin yung salary. Okay? Stay lang kayo. Tapos, local islands. So, bakit sineparate ko siya? Kasi technically, local island din naman ang city, no? Pero sa local islands kasi na dito, madalas magtatrabaho ka rin sa mga guest house or restaurants. So, ang difference niya kasi, local island siya, wala pa rin siyang entertainment. Pwedeng marami, may mga kapinoy, may mga kalahi ka na mga kalahi talaga, kabayan, na mga kabayan na makakasama dun sa isla. Pero isolated ka pa rin eh, isolated ka pa rin talaga. Yung lahat ng papadala ng pera, bangko, nandito pa rin yung talaga sa Mali. Lahat ng happenings, nasa Mali, nasa Hulhumale. So parang medyo malungkot pa din. Kasi wala eh. So yun yung difference nung
difference ng tatlong island. So, mamimili ka rin kasi titingnan mo yung location kung saan. Tapos, ano ba yung cost of living dito? Kumpara sa Pilipinas, syempre mas mahal dito. Kasi ano naman yan eh, yun yung lagi kong pinapaliwanag. Ano yung sahod mo? Yun din yung gastos mo. Kung sahod ka ng dolyar, dolyar din yung gastos mo. Diba? Pero sa Maldives, MVR yung ano currency. Pero it's around 15.42 versus the dollars. Masasabi ko lang kasi sa cost of living, depende yan sa'yo. Depende yan kung anong yung lifestyle mo, matipid ka or hindi. Pero dito, medyo mahal yung pagkain. Kung lagi kang kumakain sa labas. Yung isang meal mo dyan, mag-re-range ka ng $10 sa mga 500 to 600, ganyan. Yung Burger King nga eh. Dito pinakamahal na Burger King na kain ko, $17. Tapos ano pa ba? Yun, food. Food. Ano yung pagkain nito? So, alam naman natin, yung mga Pinoy, hindi sila mahilig sa spicy. Sila talaga, no? I mean, hindi tayo mahilig sa spicy. Ako nga eh, 4 years na ako dito, hindi pa rin ako nakaka-adjust. Pag kumakain ako sa labas, lagi no spicy. Oh, no spicy. Kasi yun yung madali nilang maintindihan. I mean, I can say less spicy, pero I wanna make sure na yung pagkain ko, makakain ko. So, no spicy. Kasi yun, minsan medyo maanghang pa din eh. So, yun yung like kung sinasabi kasi yung Maldivian, sobrang hilig nila sa maanghang. Kasi actually yung region na to, Indians, Sri Lankans, mahilig sila sa maanghang. Tapos pala, walang baboy. Kasi nga, 100% Muslim country siya. So walang baboy, walang alak din. Hindi mo siya nakikita everywhere. At mas mahal yung gulay kaysa manok. Diba sa Pilipinas, pag wala kang pera, maggulay-gulay ka lang, ganyan, mag-survive ka. Dito, kung may pera ka, maggulay ka. So, mas healthy ka. Kasi bakit? Yung gulay nila dito, in-air fried pa nila from Sri Lanka, from India. So, mahal talaga siya. Everyday yun, ha, dumarating dito. Ang meron lang na bubuhay dito, pakwan, papaya. Yan lang. Kasi nga, isla, isla. Wala talagang agriculture land. Agricultural land. Wala sila niyan. And then, yung manok naman, parang mag-range lang siya ng parang 90 pesos, meron ka na isang buong manok. So, di ba, mura siya. And then, Indian beef. Yan, ano pala, ngayon, yung package talaga dito sa Maldives, usually, pag binigyan kayo ng package, halimbawa, may magka-job offer na kayo, on top of your salary, bibigyan ka ng libreng accommodation, food allowance, or kung malayo yung bahay mo, may transportation ka din, tsaka mobile allowance. So technically, yung sa cost of living naman, ikaw na magmamanage nun eh. Kung ano ba, pagkakasyahin mo ba yung food allowance mo, or kukuha ka pa sa sahod mo. Pero yung buong sahod mo, kung kaya mong tipirin, sa'yo na yun talaga. And then, make sure pala, just make sure, na kung offeran kayo, USD yung sahod nyo. Bakit? Kasi may mga ibang employer din na binibigyan nila ng sahod na MVR. Kaso kasi MVR or Maldivian Rupiah is a closed currency. What does it mean? It means that you can only spend that money inside the country. Once you go out of this country, parang wala na siyang value. Tapos pwede mo naman siya ipapalit of course sa dollars bago ka umalis. But the point is, sayang pa, diba? Sayang pa yung charge. Tapos wala naman taxes dito, no? Wala siyang tax. Pero very recently, actually, not recent kasi that happened in 2016, October. Meron na tinatawag na remittance tax, okay? May remittance tax. So, 3% yon on top sa padala mo. So, kung ayaw mo magpadala, wala kang tax. Pero, paano may pamilya mo, di ba? So, kung papadala ka, 3%. Naiintindihan ako naman kung ba't yung ginawa ng government kasi actually, the number one na pinagkakitaan ng bansa is yung tourism. Tapos, dumadami nga yung dollars na tatanggap ng bansa. Pero, ang laking porsyento kasi ng working people is expats or mga dayuhan. So, halos yung dollars nila, yun! Meron tayong commercial! anyway, yun nga. So, halos lahat ng money nila lumalabas din ng bansa. So, wala rin natitira sa loob ng bansa. Kaya siguro nilagay nila yung remittance tax. And then pala, dito, transportation naman. Actually, ang liit lang ng mga isla eh. Parang from point A to point B, pwede ka maglakad. 5 minutes, 10 minutes. Lalo na
hindi naman tayo tamad, di ba? Medyo masipag tayo. So, hindi mo kailangan gumasa sa transportation. Kaya lang, kunwari, pupunta ka ng airport from Hulumale, from Male, ganyan, or pupunta ka ng Hulumale to Male, yun. Wala ka namang way eh, hindi mo kayang lakarin yun. Doon ka nalang gagastos. Pero napaka-ganda rin ng transportation system nila. May every 15 minutes, may bus umiikot. So, yun yun. Pero, nonetheless, you can just literally walk anywhere. Ah, yun pala. Siyempre, ano, may ba mga medyo mahilig tayo magsimba, palang simbahan dito. Kasi nga, ano siya eh, 100% Muslim country. So, anything against the religion, wala. Tapos, yun, kung gusto mong uminom ng alak, dito sa capital, pwede kang pumunta sa HIH or Hulhule Island Hotel. Pero sobrang mahal doon nung daw eh, no? Hindi, mahal yung alak, $7 per bottle. Tapos, sabi naman ng iba, ano lang siya, parang normal lang. Kasi sabi ng expat sa US, $7 din naman daw talaga alak nila. Sa Singapore, $7 din. Pero syempre, no, compare sa Pilipinas, $3.50. Sa bakit na yun? Lasing ka na. Pero kung gusto mo tipid, may safari. Yung safari, parang yate yun. Tapos nag-offer sila ng $3. Pero kung nagtatrabaho ka sa resort, parang monthly ata, meron kang number na pwedeng ma-order sa resort. Tapos $1 lang. $1, $2. Yun yung mga information na nakukuha ko. Tapos pag bote ha, yung whiskey. Siyempre, mga JD, Black Label, medyo mahal. 5,000, 7,000, up to 10,000. Yan yung presyo ng isang bote. Ginto. Kaya kung gusto mong mag-ipon, bye-bye ka na lang. Gawa-gawa. And then pala, yan. Para sa mga traveler. Diba, lahat naman ng bansa na pupuntahan mo, may pros yan, tsaka cons. Siyempre dito, yung pros. Kung mahilig ka magdagat. Yan. Tapos pangarap mo talaga yung Maldives. Ako as an expat, meron akong expat rate. So, sobrang siguro karampo 10% lang yung binabayaran ko kumpara pag turista ka sa mga resort na pupunta ako. Kaya lang, alam mo yun, parang nung bago ko rito, punta sa resort, local island, tapos mapapagod ka na lang kasi pare-parehas lang naman yung nakikita mo. Same dagat. Tapos dito, nakatira ako sa Hulumale, eh, maganda rin yung dagat. Papakita ko sa inyo yung Bacol Beach namin. Ba, ang ganda? Diyan lang yan sa likod eh. Parang 5 to 10 minutes away dito sa bahay. So, parang di pa ako gumagaso. So, diyan lang ako pupunta. Ang pinaka-consequence kasi, yun lang nga. Pare-parehas lang. Walang bundok. Kung gusto mo ng bundok, walang ilog. Pare-parehas lang. Dagat lang talaga yung makikita mo. At sobrang mahal ng ticket. Yan pala, sobrang mahal. Since prime location siya, anything, any airfare outside or going out of the country, going in, mahal. Siguro pinakamura na, mga $300. $200 to $300. India lang yun ah, 1 hour away. Ganun pa yung presyo, so 15,000. Mga promo-promo nila, ganun pa din yung presyo. Tapos, so yun, parang medyo parang feeling mo, ano ka, feeling mo nasa prison ka, pero paradise, open prison siya, yung tawag, open paradise prison. Pero okay lang, kasi nga, ang goal mo naman, kaya ka naman nag-ibang bansa is para makapag-ipon. So sa ganung part, makapag-ipon ka, di ba? Yan yung masabi ko, compare pa, halimbawa sa Dubai, or kung saan mang bansa dito, makapag-ipon ka, walang muli. Pero yung Amazon, ha? Pag shopping ka sa Amazon, madali yung delivery. So, pwede pa rin mag-shopping. Self-control na lang talaga eh. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dayan. Actually, ang dami pa eh. Ang dami ko pang pwedeng i-share sa inyo. Sobra. Kung may nakalimutan ako, mag-comment lang kayo. Sagutin ko na lang siya. Kasi, hindi ko na siya kayang i-compress dito sa video. Tsaka pang ilang take ko na to. Totoo. Anyway, on the last note lang naman talaga, no, para lang sa mga gustong mag-abroad or hindi pa nag-abroad or anything. Sabi ko lang, ang pag-abroad, hindi yan para sa lahat. Okay? Merong mga nagsasucceed, meron naman mapapauwi na, na-homesick, ganyan. At hindi rin ibig sabihin na nag-abroad ka, is successful ka na, or you're better than anybody na nasa Pilipinas sila nagtatrabaho. Minsan lang talaga may mga
gusto yon. Gusto talaga nila yung mag-abroad. Gusto nila ma-experience. Pero mahirap din, mahirap. Kasi malayo ka sa lahat, malayo. Bago ka makauwi, gano'ng katagal, marami kang namimiss na event. Pero yun, kung independent ka naman, tapos gusto mo talaga yung buhay na iba naman sa Pilipinas, mag-abroad ka. Yun lang. Pagod na ako, pagod na magsalita.